Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Kumusta po kayo? Sa araw na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-spray ng Acrytex. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-picture finish po tayo. Yung makikita po natin na maliliit po na butil-butil, ayan po. O tinatawag po ito sa iba na anay finish. Kaya naman, panoorin po ninyo hanggang sa dulo para makita po ninyo ng step by step kung paano po ito gagawin. Ngunit kung bago lang po kayo sa aking channel, palambing naman mga boss, baka naman po pwedeng mag-subscribe na po kayo kung kayo po hindi pa po nakapag-subscribe. At pakipindot po yung subscribe button para lagi po kayong ma-update kung ano man yung i-upload po natin dito po sa ating channel. Bago po natin ipagpatuloy mga boss yung ating gagawin ngayon, i-demo ko muna sa inyo kung paano po ito gamitin, itong mortar gun na ito para po sa ating texture finish. So ito po yung ating nozzle. Mayroon po itong tatlong piraso na nozzle mga boss. Ito po yung pinakamalaking butas. Yan po. At ito naman yung pinakamaliit. At ang gamit ko po ay yung pangalawa doon po sa malaki. So ganyan lang po. Yan naman po yung daanan ng hangin. Yan. Ilalagay po natin dito yung ating Acrytex at lalabas po yung hangin dito. Itutulak niya yung ating Acrytex. So kailangan po dito mga boss kapag ganitong finish po ating gamitin, dapat malaking compressor po ang ating gamitin. At least nasa mga 1 horsepower hanggang 2 horsepower yung ating makina na ating gamitin. At ang hangin po natin dito mga boss ay dapat nasa mga 80 psi pataas. At kapag mailagay na po natin dito sa loob, yan po, yan ito naman po yung ating labasan po ng ating hangin. So yan po yung ating on and off. So bago po tayo mag-spray mga boss, kailangan po nating takpan ang lahat. Lalo na dito sa trabaho na ito, tapos na po yung ating kisami, tapos na po yung ating flooring, yung pagtatiles, at may bintana na po. So kailangan po nating maglagay po ng masking tape. So ang ginagawa ko po ngayon ay tinitape ko muna yung ating mga masking tape, saka po natin ito idikit. At ngayon mga boss, timplahin na po natin yung ating Acrytex, yung ating pang-spray po. So, ang Acrytex mga boss ay normally po, ginagamit po ito na pangmasilya kapag Acrytex na pintura po yung ating finish. So, yan po yung pangmasilya. Pero, hindi lang po pangmasilya ang gamit po dito. Pang-anay finish din po ito o pang-textured finish. So, ang gagawin na po natin, ilipat po natin sa malaking lata, saka po natin lalagyan ng ating Acrytex reducer. Ayan. At dahil sa medium size po yung ating gagawin ngayon, ay hanggang 20% lang po yung ating ilagay na Acrytex reducer base po sa dami ng ating Acrytex. Ayan, 20% lang po. Tapos saka po natin haluin ng gusto at i-spray. Ang tanong, paano naman po kapag malalaki po o big size po yung ating spray? Ang gagawin po natin dito mga boss, siyempre, i-reduce po natin yung ating Acrytex reducer. So gagawin po natin ng hanggang 10% base po sa dami ng inyong Acrytex. So paano naman po kapag pinong-pino po yung ating spray? Hanggang 30% po yung inyong ilagay na Acrytex reducer kapag pinong-pino po yung ating i-spray. At haluin po natin ng gusto bago po natin i-spray. Kapag mag-spray na po tayo mga boss, lalagyan po natin ng counting tubig. Hindi po siya lalabas dito po sa ating mortar gun kapag hindi niyo po nilagyan ng counting tubig. Yan po ang sekreto po kung paano po siya gagawin o paano po siya i-spray. At sa ating pag-spray po nito mga boss, hindi po pwede na lapitan po natin na gaya po ng gumagamit na po tayo ng spray gun na gravity. Ang distance po dito mga boss, at least 1 meter po para po makita po ninyo kung gaano na po kakapal yung inyong ginagawa. Ayan. Ang ginagawa ko po dito mga boss ay nilagyan ko po ng Acrytex tinting color na kulay black itong ating Acrytex para po mas madali po siyang mapansin, mas madali po nating makita kung gaano na po siya kakapal. Dahil ang ating primer mga boss ay puti, tapos yung kulay po niya mga boss ay medyo may pagka off-white. So halos hindi po natin mapansin kapag i-spray na po natin ito. Kaya nilagyan ko po ng tinting color na ng pang-Acrytex din para po makita kung gaano po kakapal, at higit sa lahat para mapansin po talaga ninyo na merong lumalabas po at merong tumatama po dyan po sa pader.
So mga boss, ano nga ba ang advantage at disadvantage po kapag ito po yung gamitin natin sa ating pader, itong Acrytex na gagawin po nating textured finish o anay finish. Ang advantage po dito mga boss, unang-una, nabablock po niya yung mga hairline cracks dahil matigas po ito kapag natuyo para po siyang bato. So, napipigilan po niya yung mga hairline cracks o pagbibitak ng ating pader, yung maliliit. So, napipigilan po niya. At ano naman po yung disadvantage po na nakikita ko po dito sa anay finish na ito o itong Acrytex finish na ito. Ang disadvantage po na nakikita ko po dito, dahil bukol-bukol po siya o meron po siya mga butil-butil po, may tendency po na sumasabit yung mga alikabok, dala po ng hangin. So yan po ang nakikita ko po dito. Pero wala pong problema yan kung alikabok lang po kayo ang ating problema, dahil madali po itong linisin, itong Acrytex na ito, kapag pininturan po natin ng Acrytex din na pintura. Lalong-lalo na kapag semi-gloss o gloss yung ating finish po dito. Kunting walis lang po o kaya i-spray lang po ninyo ng tubig mula po sa inyong mga hose, tanggal na po agad yung alikabok. So malinis po siya. Ang malaga po na hindi po kagad nasisira yung ating pader dahil sa mga crack na yan. Dahil nga napipigilan ng Acrytex yung mga hairline cracks na ito. At syempre, kapag pininturahan na po natin ito ng Acrytex din na pintura, gloss man yan o semi-gloss, mas matibay po siya dahil hindi po siya kaagad nag-feed. So ayan na po ang resulta mga boss ng ating ibinuga na Acrytex. Ayan. So kung napansin po ninyo mga boss, maliliit po na butil-butil po ito. Nakaangat po yan, na parang kasing laki po ng butil ng mais, meron din pong maliliit. So hindi po pare-parehas dahil nasa medium size po ito. Ngayon, ang gagawin po natin dito mga boss, paabutin po natin ito ng 3 to 5 minutes bago po natin ito pisain. Yes po, pipisain po natin ito dahil masyado pong nakangat, at para po dumapa po siya ng kaunti at hindi po siya masyadong magaspang tingnan. So, ano nga ba ang gamit po nating pangpisa? Normally mga boss, ang gamit po namin noong araw ay may pangpisa po talaga ito na bakal po siya na ruler. Pero dito sa ginawa ko, dahil wala po tayo at mahirap po makahanap ng ganong klaseng pangpisa mga boss na bakal po talaga, ang ginagawa ko lang po ay tinanggalan ko po ng buhok yung aking paint roller. So, bala po yan ng paint roller, tinanggalan po ng buhok, natira na lang po yung plastic. Bago po natin ipagulong ito mga boss, kailangan po natin isaw-saw po sa tubig para hindi po magdikitan yung ating Acrytex. So yan po ang technique dyan. Kailangan lang pong basain po ng tubig. Pagkatapos po nating napisa mga boss yung ating Acrytex, siyempre ipaprimer na po natin. Ayan. Ipaprimer na po natin ito para po matakpan po yung ating kulay na binuga, dahil iba po yung kulay niya. At bakit po tingnan kapag ganun po ang kulay na may kulay dark gray po siya at kulay puti. So, kailangan po dito isang kulay lang po yung ating gagawin at gagamitan po natin siyempre. So, ito po yung ating pang top coat mga boss. Semi-gloss po ito na brocade white. Ayan. Para lang po siyang off-white. Yan po yung kulay po niya. So magandang kulay po ito para sa labas. Alam niyo po, tape ko po sa inyo, hindi po maganda na ang kulay po niyo sa labas dark. Dapat po light lang po. Kahit anong klaseng kulay, basta light lang ang ating gamitin. Basta sa labas. Dahil asahan niyo po mga boss, lalong-lalo na kapag tinimpla lang po natin yung kulay na yon, mas madali po mag-fade. So kung gusto po niyong dark ang kulay ng inyong pader, bilhin po ninyo ng ready mix na po yung halo na po galing po sa pabrika. At ngayon mga boss, i-apply na po natin yung ating pangkulay na brocade white. Ayan. At ang gagawin po natin dito mga boss ay dalawang patong po ang gagawin po natin dito. So nasa atin po kung gawin po natin tatlo, mas maganda. At mas maganda po kung lagyan po natin ng clear, Acrytex clear, kung gusto po natin na madipinsahan po talaga ng gusto yung ating pader, lalong-lalo na sa ating kulay. So, para madipinsahan po yung ating kulay, lagyan po natin ng Acrytex Clear.
Naway may nakuha po kayong kunting idea dito po sa ating pinakitang video ngayon mga boss. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot yung notification bell para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. Ang channel na ito mga boss ay meron na pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po niyong mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. Huwag po niyong kalimutang mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po!